Yo, what's up mga kadaldal? Welcome back to my vlog. Ayan mga kadaldal, I'm back and I'm late. So mga kadaldal, ang aking gagawing vlog, ito po ay ang ating send story yesterday ng April 30, 2023. Sorry po at na-late na naman ako, pero syempre hindi natin ipakilala ang ating santo kasi po ako ay nangako kay Lord na tatapusin ko po ipakilala ang ating mga santo sa binabasa kong libro. Malapit na po tayo matapos, kaya salamat Lord kasi sakto naman talaga bago ako matapos ay super busy na ako, di ba? Kaya sakto talaga yung bigit pinagawa sa akin ni Lord na bago ako matapos nito ay mayroon na naman akong ibang pagkakaabalahan. O di ba? Good problem and blessing. So ito na po mga kadaldal ang ating saint kahapon ng April 30, 2023. Kung nakikita nyo, ayan, fresh na ako at super productive day ang aming Monday today. Kaya I'm super thankful. Kaya bago ako matulog, ito na ang ating papakilalang santo na hindi ko pwedeng makalimutan dahil nakalimutan ko na nga kahapon. So ito na po mga kadaldal ang ating santo kahapon ng April 30, 2023. Ang ating santo po ay si San Pio V. So ang kanyang talambuhay ay ganito. Samantalang ang Santo Papa sa Roma ay nakikipanayam sa mga kardinal, bigla itong nagtungo sa bintana, tumingala sa langit at nagwika. Hindi ngayon oras ng pagpupulong. Tayo'y magpapasalamat sa Diyos at nagtatagumpay ang ating mga hukbo. Sa isang himala ng Diyos, napag-alaman ng Papa ang maluwalhating pagwawagi ng mga Kristiyano laban sa mga Turko sa loob ng Lepanto. Ito ang maningning na tagumpay ng Kristiyanismo laban sa Mahometanismo noong October 7, 1571. Sa ilalim ng pamumuno ng Papang si San Pio V, ang papang nagtalaga sa kapistahan ng Santo Rosario sa 7 ng Oktobre bilang pasasalamat sa Diyos sa tagumpay ng Lepanto, ang papang nagbigay sa atin ng katisismo ng Tridentino ng Breviario, dasalan ng mga pari at ang misal. Galing sa isang mahirap na angkan sa Bosco, Marengo noong 1504, si Miguel Ghislieri ay naging obispo noong 1556 at cardinal noong 1558. Nang mamatay si Papa Pio IV, si Miguel ang nahalal na Santo Papa sa pangangasiwa ni San Carlos Borromeo at tinaglay ang pangalang Pio V. Isang pangalang kilalang-kilala sa kaysaysayan dahil sa pagsugpo niya sa maraming katiwalian sa Roma, sa Protestante at sa Mahometanismo. Ipinasunod ng papang ito ang mga kapasyahan ng kapulungan ng Tridentino tungo sa disiplina eklestika, kabanalan ng mga alagad ng Diyos, at pagpapatayo ng mga seminaryo. Malaki ang tiniis ng santong ito, bunga ng kanyang panunungkulan bilang papa at ng kanyang sariling pagpapakasakit. Dagdagan mo, Panginoon, ang aking mga krus. Ngunit dagdagan mo rin ang aking pagtitiis, hiling niya sa Diyos. Noong May 1, 1572, sumalangit si San Pio V. So yun po ang talambuhay ni San Pio V. San Pio V, ipanalangin mo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang aral po ay ganito.
Ang layunin ng kabanalan ay ang kasiyahan at kasaysayan ng tao. Ito'y di lalapit sa tao kapag siya'y malayo sa Diyos. Hindi naman siya mapapalapit sa Diyos kundi siya lalayo sa kanyang makasalanang kalooban, ang pagwawagi sa sarili. So yung po mga kadaldal, ang ating santo for today ay kahapon pala ng April 30, 2023 at ang ating aral. So yun lang po mga kadaldal and see you later sa ating another saint ngayong May 1, 2023. Next na po, so yun lang po mga kadaldal, ako si Michelle Kadaldal, proud Roman Catholic, God Jesus bless you, Mama Mary, loves you. Thanks for watching and see you tomorrow. Bye-bye!